Amen. Welcome po sa ating midweek service. Mga kapatid, muli tayong tutunghay ng aral ng Panginoon. At meron po ba tayong mga Biblia? No? Kung wala, sa cellphone natin, no? Most likely meron yan. And ang tutunghayan po natin sa hapong ito ay walang iba kundi about sa faith, no? Or ang ating pananampalataya. Amen. So itong title, mga kapatid, Faith Can Move Mountains. Ano po ba ang pananampalataya na nakakapag-usok or ibig sabihin nakakapag-move, nakakapag-tapon ng bundok sa dagat, sabi doon, no? Kaya mong utusan yung bundok na mapunta siya sa dagat, no? Literal po ba yon? Hindi, no? Binabanggit dito yung mga bagay sa ating buhay na malalaki na hindi natin kaya, no? Ngunit sa Panginoon, nothing is impossible. By faith, amen. Sa Tagalog ng faith ay pananampalataya. Ang tanong, tayo ba ay may pananampalataya? Ang sabi sa Biblia, basahin natin James 2:26. Patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Amen. So tayo po muna ay manalangin pag taas natin sa Panginoon. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na pagbulay-bulayan namin ang iyong salita. Dalangin namin, Lord, bigyan mo kami ng sapat na karunungan upang maunawaan ang aral na ito na mula sa iyo, O Diyos. At ito'y tumimo sa aming puso at magbunga na ayon sa iyong kalooban at ikaw ay maitaas at maluwalhati. Salamat po, Ama, sa pagkakataong ito. We give you all praise and glory in Jesus' name. Amen. Amen. So, patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Amen. So, inaintulad sa isang taong na mayapa o patay na. Ibig sabihin, wala na siyang magagawa. No? Hindi na siya makakakilos. Wala na siyang mararamdaman. No? At wala na siyang alam dito sa sanlibutan. Yun ang sinasabi. No? Hindi ko lang alam kung ang ibang mga tinatawag na Kristiyano ay naniniwala daw sa multo na mababalik daw yung kanilang mga patay, nakakausap, keso ganito, keso ganun. Pero iba po ang sinasabi ng Biblia. Amen po, mga kapatid. So, dahil po binanggit dyan, katawang walang espiritu patay, ibig sabihin, separated from the body. Amen, mga kapatid. So, yung nagdaang undas, no? Hindi naman po masama alalahanin yung mga namayapa natin, no? Pero iba po yung sa pananampalataya eh, no? Kapag ang isang Kristiyano ba ay namatay, ano po ba ang sinasabi ng Biblia? Ano ang naghihintay sa kanya? Hebrews 9:27, minsan lang mamatay ang tao at ang pagkatapos ay paghuhukom. Amen? Maghihintay na siyang paghuhukom. At doon sa parable ng Panginoon, no? Na yung pulubing si Lazaro at yung mayaman, saan napunta yung mayaman? Doon sa Hades. At si Lazaro na yung pangalan ni si Lazaro na pulubi, doon siya sa Abraham's bosom nung siya'y namatay. Amen? So, hindi pa yun yung sinasabing na kaharian or New Jerusalem. Pero, dahil sa pananampalataya, no, nung taong iyon, siya ay naging karapat-dapat at naroon siya napunta sa paraiso. Amen? So, yun po ang sinasabi sa Biblia at patungkol ito sa ating pananampalataya. Tayong mga Kristiyano, naniniwala ba tayong may impyerno? Naniniwala. Naniniwala ba tayo sa kaharian ng Diyos? Naniniwala. Naniniwala ba tayo muling magbabalik ang Panginoon? Sumasampalataya ba tayo sa pangako ng Panginoon na siya'y muling babalik? No? Yes. No? At marami sumasampalataya, tinanggap ang Panginoong Jesus, no? Pero sa bibig lang. Anong tawag doon? Patay. Amen? Hindi sa gawa. Kaya nga sinabi, ipakita mo sa akin ang totoong pananampalataya mo sa pamamagitan ng gawa. Amen? So, faith without works is dead. Faith, sabi doon, because lack of works reveals an unchanged life. Amen? Yung mga walang kalakip na gawa na sinasabing may pananampalataya, hindi yun yung sinasabing tunay na pananampalataya.
or a spirituality dead heart. No, there are many verses that say that true saving faith will result in a transformed life. Yung tinatawag na true saving faith, mga kapatid. Ang tunay na nakakapagligtas na pananampalataya ay makikita sa pagbabago ng buhay. Kaya nung linggo, natanong ko, marami bang nagbago sa atin? Dumago ba tayo bilang Kristiyano? Simula 2021 at ngayon nagtatapos ang 2022, haharap tayo sa 2023. Ano ang posisyon natin at estado natin sa ating Christianity? Nandun pa rin ba tayo sa babe Christian? Amen? Yung bata? Yung sanggol ka pa rin? Diba? Sabi nga, naalala ko, sabi ni Pastor, 10 taon na sa Panginoon, nakadiaper pa rin. Amen. Hindi makalakad sa sarili niya. Bakit? Eh, kasi wala yung gawa. Kasi lumalago lang tayo, mga kapatid, bilang mga Kristiyano. Halimbawa, sinabi natin sa Diyos, Lord, gusto ko pong i-increase mo ang aking faith. Amen. Di ba na pinipipray natin yan? Anong ibibigay sa'yo ng Lord? Mga testing. Amen. Mga pagsubok. Pag naipasa mo yon, lalago ka sa faith. Pero habang hindi mo na ipapasa yon, doon lang ang level ng iyong pananampalataya. Amen ba, mga kapatid? Kasi yung pagsubok na yon na parang apoy na nagre-refine ng ginto, yun yung pananampalataya natin, hinanitulad sa ginto dahil napakahalaga. No? Kapag yon ay naraan sa apoy, ang tunay na pananampalataya ay, ano ibig sabihin, ano mangyayari sa ginto? Lalong titingkad at titingkad. Pero kung kahoy yon, ano mangyayari pag sinunog, magiging abo. Hindi siya lalabas talaga yung kagandahan or yung magiging pure. Hindi ganun, no? So kaya sabi, how we live our life reveals what we believe and whether the faith we profess to have is a living faith. Amen, mga kapatid. So, hindi na natin kailangang ipangalandakan na tayo ay Christian, na tayo ay maraming alam sa Biblia, na tayo ay matagal ng Kristiyano, dahil iyon ay makikita sa ating buhay. Amen ba, mga kapatid? So, it's all about yung transformed life. James 2:14. Sabi doon, mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maliligtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? Tingnan niyo yung question ni Santiago. Maliligtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? Yung sinasabi doon, yung walang gawa. Yung walang pagsunod. No? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot, walang makain. Kung sasabihin niyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog. Ngunit, hindi naman ninyo siya binibigyan ng kailangan niya. Ano ang silbi niyon? Diba? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Amen? So, merong pinakita sa iyo ang Diyos. Ibinigay sa iyo ng Panginoon, ministry, or may pinapagawa sa iyo ng Panginoon, pagtulong, kagaya nung isinasabi ng ganun. No? Sinasabi mo may pananampalataya ka, pero hindi mo man ginawa yung mabuting alam mong gawin. Ibig sabihin, hindi totoo yung pananampalataya mo. Amen? Ano pang sabi doon? Mga kapatid, sa 18, ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung paano maaaring magkaroon ng pananampalataya nang walang mga gawa. At ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. So, paano natin mapapakita yung ating pananampalataya? Kapag sinabi natin, ako ay sumasampalataya sa Panginoong Jesus, sapat ba yan? Or sapat kaya yun? Na sumasampalataya tayo sa Panginoong Jesus, nag-aaral tayo ng Bible, di ba? Maraming kong ganun eh. Ang tagal-tagal na sa Panginoon, kahit na yung iba, pastor na eh. No? Yun pala, hindi totoo yung pananampalataya. Amen? Bakit? No? Bakit ganun? Marireveal kasi yung mga kapatid sa pamamagitan ng buhay.
kung tunay o hindi. No? Kaya sabi, sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa, di ba? Mabuti naman. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya din at nanginginig pa. Yung mga demonyo ba, naniniwala ba sila sa Diyos? Yes. Sabi pa nga, sumasampalataya. Naiisa ang Diyos. At nanginginig pa. Di ba, ang Panginoong Jesus, nung dadaan siya doon sa isang tao na inaalipin ng demonyo, na natakot yung tao, nanginig. Sabi, lumayo ka sa akin, di ba? Ikaw yung anak ng kataas-taasan kasi kilala siya nung mga demonyo. Alam ng demonyo may Diyos. Amen? Pero, hindi sila sumusunod sa Diyos. Yun yung pagkakaiba. Sa verse 20, isa kang hangal, nais mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Hindi ba't ang ating amang si Abraham ay tinuturing ng Diyos na matuwid? Bakit naging righteous si Abraham? Dahil sa pananampalataya. Si Noah, bakit naging righteous? Dahil sa pananampalataya. Amen? Sino pa? Nang inandog niya sa dambana ng anak niyang si Isaac. Si Isaac ba righteous? Yes. Dahil din sa pananampalataya nakita niya sa kanyang ama. No? Yun yung pinasa ni Abraham sa kanyang anak na si Isaac. Kaya, they are justified, they were righteous because of faith. 22, sabi doon, dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Sa 23, natupad nga sinabi-sabi sa kasulatan, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya ay itinuring ng Diyos bilang matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Hallelujah. Paano tayo mga naging anak ng Diyos? By faith, mga kapatid. At naging kaibigan tayo ng Diyos dahil din sa ating pananampalataya sa kanyang anak na tayo nakipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. Paano mo masasabi ang isang tao nakipag-isa na sa Panginoong Jesucristo kapag naroon na yung willingness niyang magbago at merong unti-unting pagbabago? Hindi pwedeng hindi. Amen? Dahil gagawa at gagawa ng paraan ng Panginoon upang magkaroon ng transformation sa ating buhay. Dahil nga, yung ating faith ay pataas, hindi yan dapat pababa. Amen? Ang nagpapababa ng level ng ating pananampalataya, alam natin kung ano, yung hindi pagsunod sa Diyos. Titigas ng titigas ang puso mo habang hindi ka sumusunod sa Diyos at nagiging mangmang ka na. No? Nagiging isip mo ay isip makamundo na at hindi isip makalangit habang hindi natin ginagawa yung pinapagawa ng Diyos. Dahil ang tunay na pananampalataya ay may kalakip na gawa. Amen? Sabi doon, is sometimes taken out of context itong binasa natin. Minsan na out of context yung iba. In an attempt to create works-based system of righteousness. No? Hindi natin sinasabi na gumawa tayo ng mga mabubuting bagay para lamang maipakita natin na tayo ay may pananampalataya. Dahil po, meron namang ibang gumagawa ng mabuti, tumutulong, pero wala namang pananampalataya sa Diyos. Meron silang ibang motibo. Amen, mga kapatid? So, alam ng Diyos kung ano yung laman ng ating puso, kung tunay ba yung ating pananampalataya sa Kanya. No? So, kaya sabi, sa passages na to, sinasabi ni Santiago na ang ating gawa, no, hindi niya sinasabi na dahil sa gawa natin, kaya tayo naging matuwid tayo sa Diyos. Naging matuwid tayo sa Diyos dahil sa pananampalataya. Amen? Sa Kanya. Sa pagsunod sa Kanyang kalooban. Works are not the cause of salvation. Hindi tayo naligtas dahil sa gawa. No? Works are the evidence of salvation. Amen, mga kapatid? Pero ang gawa, doon, yon ang ebidensya na ikaw ay ligtas na. Ibig sabihin ng gawa, yung pagbabago sa atin. Amen? So, kaya, ang sabi doon, we are saved by grace through faith in Christ Jesus, not by good works.
No, faith in Christ always results in good works. Naligtas ka, kaya ka ngayon merong desire, no, na gumawa ng mabuti. Amen. Hindi ka gagawa ng mabuti para maligtas ka. Baliktad, mga kapatid. Ligtas ka na, kaya ka ngayon nakakasunod sa Diyos at nakakagawa ng mabuti. Amen. So, kaya napakahalaga ng evidence sa buhay natin, yung transformation, na yung tayong katulad dati ay dapat meron ng pagbabago nakikita sa atin. Ang isang taong nagki-claim na siya ay Kristiyano pero willfully or hindi siya sumusunod sa Diyos, sa Panginoong sa Kristo, has a false or a dead faith. Meron siyang patay na pananampalataya and is not saved. 1 Corinthians 6:9 verse 10. Hindi ba ninyo alam ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Sabi ni Apostle Paul, ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa-lalaki o kapwa-babae, magnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Hanggang 10 lang ba yun? No? Pero yung kadugtong nun, kung itutuloy natin yun, ngunit dahil sa pananampalataya, no? Sa 1 Corinthians 6 verse 11 yun. Sabi doon, and such were some of you. Ganoon ang ilan sa inyo dati. Amen? Kaya sabi, ngayon kayo ay nalinis, no? Yung mga naligtas, yung mga sumampalataya. But ye are sanctified, pinaging banal. Ye are justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Yun yung tatak natin eh, ang banal na Espiritu. Sinasabi ni Santiago, contrast two different types of faith. True faith that saves and false faith that is dead. No? So, marami naman, lalo na dito sa ating bansang Pilipinas, sinasabi, maka-Diyos. Amen? Pinapakita iba't ibang klaseng aktibidades para may pakita na sila ay maka-Diyos. Amen? So, paan talaga natin mapapakita yung tunay na pagiging anak ng Diyos? Many profess to be Christians, but their lives and priorities, ayun, indicate otherwise. Ano ba ang prioridad natin sa buhay? No? Test natin yung sarili natin. Sino o ano ang priority natin sa buhay? Kung ang priority mo sa buhay ay una sa lahat ay maging kalugod-lugod sa Diyos, no? At ikaw ay sumasampalataya, yun ang tunay sinasabi. No? Yung una ang Panginoon sa ating buhay. Kaya anong sabi dito sa next verse? Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang uba sa puno ng dawag o ang igo sa matitinig na halaman? Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Amen? So, maraming beses na natin narinig ito eh. Yung, you will know them by their fruit. No? Sa next verse. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, maraming magsasabi sa akin, Panginoon, di po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami? Nangaral pa, ano? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng himala. So, powerful church pa to. No? Ngunit, sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So, ang batayan pala ng tunay na pananampalataya ay hindi yung porket nangangaral ka na, marami kang alam sa Biblia, ano ba sabi, nakakapagpalayas ka ng demonyo, gumagawa ng mga himala sa pangalan ng Diyos, hindi pala yun ang batayan ng tunay na pananampalataya, mga kapatid. Kaya huwag tayong padadaya. Amen? Na porket merong ganoong
makita tayo, yun ang totoo, na may naghimala, no? Tapos nangangaral ng mahusay, pero iba pala yung motibo. Amen? Kaya sinasabi dito ng Panginoon, you will know them by their fruit. Doon sa unang, sabi doon sa 21, sa 21, sabi doon, Panginoon, Panginoon, hindi lahat ng tumatawag Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Question, madali bang sumunod sa Diyos? Hindi. Pero gusto ba nating magtagumpay sa buhay? Yes. Pag sinasabi natin gusto nating magtagumpay, madali ba ang tagumpay? Hindi. Hindi madali ang tagumpay. Maraming laban, kapatid. Maraming challenge. Maraming survival. Marami kang dapat iwanan. Marami ka dapat itakwil sa buhay mo. You must deny yourself. No? Take up your cross daily. Ang sabi ng Panginoon, and follow me. Deny yourself. Hindi mo iisipin yung sarili mong kalooban kung hindi ang kalooban ng Diyos. Amen? So, nasagot na yung tanong natin, madali ba o mahirap sumunod sa Diyos? Mahirap kung wala kang tunay na pananampalataya sa Kanya. Sobrang hirap. No? Hindi dapat tayo, mga kapatid, yung parang sinasabi natin, alam ko, magtatagumpay ako sa pagsubok na to. Alam ko, kaya ko tong laban na to. Pero wala naman yung pagsunod, hindi ka magtatagumpay. Amen? Kahit i-claim mo pa ng i-claim yung promises ng Lord sa Biblia, nakita mo yung mga pangako ng Panginoon, kinlaim mo sa pangalan ng Panginoong Jesus, pero yung kondisyon hindi mo ginawa. Wala din. Kaya ang sabi ni James, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Amen. So paano tayo ngayon magtatagumpay, mga kapatid? Kung ngayong 2022, marami tayong kabiguan, marami tayong nadapa tayo, nalugmok tayo, no, ano ang natutunan natin? Kasi kung wala tayong natutunan, ganun ulit gagawin mo sa 2023. Walang pagbabago. Lalo ka lang lulubog. No? At hindi tataas ang pananampalataya mo. Again, we say, Lord, we pray, we please increase our faith. Diba? Yung lagi, Panginoon, itaas mo ang level ng aking pananampalataya. No? Gusto mo nang makalagpas o makapasa doon sa baby Christian ka. Diba? Baby Christian ka. Na konting, syempre, konting kurot lang, konting ano lang ng pagsubok, diba? Talagang wala kang kaya. Kasi baby Christian ka nga eh. Amen. So, kailangan mo pa talagang alalayan. Kailangan mo pang ma-develop. Ibig sabihin, yung character mo, kailangan pang i-develop. Diba? Yun yung pinapanalangin natin sa Panginoon na tayo ay lumago. Madali ba ang paglago? Ang halaman, kapag nagpapabunga, madali ba magpabunga ng puno? Hindi. May proseso. At merong season of waiting. No? At dun sa paghihintay natin sa perfect time ng Panginoon, no? Merong mga tukso. Amen ba, mga kapatid? Katulad si Abraham at si Sarah. Diba? Sino yung dinakapaghintay? Si Sarah. Sabi ni Sarah, sipingin mo na yung kasambahay natin kasi hindi na talaga tayo magkakaanak. Wala na yung pinangako ng Diyos. Hindi na mangyayari yun dahil 100 years old ka na. 90 na ako. Hindi na nakapaghintay. Anong nangyari? Kagulo. Hindi kasi kalooban ng Panginoon. Pero anong sumunod nangyari? Ang Diyos pa rin ang nag-ayos nung gusot na yun. Amen? Ganoon, yun yung tawag na grasya, na biyaya ng Panginoon. Pero, mga kapatid, ang sinasabi dito ng Panginoon is yung ating pananampalataya na dapat may kalakip na gawa is makita sa atin upang tayo ay patuloy na lumago at magamit ng Diyos, no, sa kanyang plano, no, sa sanlibutan. Kaya sabi,
I will declare to them, sabi dun sa huli, hindi ko kayo kilala. Depart from me, you evildoers. Oh, tinawag ng Diyos yung mga nagpapalayas ng demonyo, yung mga nangangaral, yung mga gumagawa ng himala, tinawag niyang evildoers, mga gumagawa ng kasamaan. Bakit kaya ganun, mga kapatid, ang sinabi ng Panginoon? Amen. Dahil, ano, hindi totoo yung kanilang pananampalataya. Ginagamit lang nila ang pangalan ng Diyos. Marami sa mga tao, ginagamit lang ang pangalan ng Panginoong Hesus para sa sarili nilang pangangailangan o sa sarili nilang plano, no, sa buhay nila. Amen, mga kapatid. So, alam ng Diyos ang puso ng bawat tao kung ang ating pananampalataya ay totoo sa Kanya. Kaya nga si Noe, si Abraham, di ba, yung mga naunang tinawag ng Diyos ay naging matuwid sa kanyang harapan. Bakit? Dahil sa pananampalatayang may kalakip na gawa o pagsunod sa Kanya. So, nakita natin sa mensahe ni Santiago na binasa natin kanina, no, obedience to God is the mark of true saving faith. Ulitin ko, obedience to God is the mark. Pag sinabing mark, yun yung tatak, no? Yun yung marka. Ang pagsunod sa Diyos ay ang marka ng totoong pananampalataya. Amen? Sinabi ni Santiago ang example kay Abraham and kay Rahab to illustrate the obedience that accompanies salvation. Amen. So, dahil sa kanilang pananampalataya, sila ay naligtas dahil sa pagsunod sa Panginoon. Simply saying, we believe in Jesus does not save us. Ayun. Yung pag-confess lang, yung salitang naniniwala ako kay Jesus, naniniwala ako kay Kristo, hindi yun sapat. Hindi yun ang batayan ng tunay na pananampalataya. Hindi yung religious service, hindi yun. Hindi yung mga religious activities, hindi religion, kapatid, kundi relationship sa Panginoon. Ano bang makikita natin dito? Sabi na, hindi ka kayo kilala eh. Ibig sabihin, walang relasyon, hindi ka kilala eh. Diba? Pagkaibigan mo, diba? Relationship, may relationship kayo bilang magkaibigan. Kilala mo ba siya? Yes. Kilala mo siya. Eh bakit sinabi dito, hindi ko kayo kilala? Dahil walang tunay na relasyon sa Diyos. Dahil hindi nila kinilala ang tunay na Diyos o ang kalooban ng Diyos. Kahit ginagamit nila yung pangalan ng Panginoong Hesus. Marami namang gumagamit ng pangalan ng Panginoong Hesus eh. Diba? No? Pasok ka sa kabilang pinto dyan, Kristo rin naman eh. Diba? Pasok ka dito lang sa Cavite, marami kang makikita, puro Kristo, puro Jesus. Pero ang tanong doon, sila ba'y kilala ng Panginoon? Amen? Lakad kang konti, no? Sino po ang Panginoon nyo? Si Jesus. Tuwing Sabado, may nag-iikot. Jesus din naman. Diba? Pero hindi porket sinabing Jesus, yun yung totoong Jesus na sinasabi. Kaya kailangan nating makilala yung tunay na Kristo. Dahil ang tunay na pagkakilala sa Panginoong Jesucristo, sabi doon, yung John 17 verse 3, no? Yun ang tunay na kaligtasan. Yun ang tunay na pananampalataya. Sabi diyan, John 17 verse 3, and this is eternal life. Ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Yun ang tunay na walang, ang buhay na walang hanggan. Tunay na Diyos, mga kapatid. Relationship sa Kanya. Pag sinabing may relasyon ka sa Kanya, meron, nakikipag-cooperate ka sa Diyos. Ibig sabihin, merong pagsunod. Amen. Kaya sabi, what saves us is the Holy Spirit's regeneration of our hearts. Yun yung talagang nagbigay sa atin kasi yun yung marka ng pagiging Kristiyano, ang banal na Espiritu. At that regeneration, pag sinabing regeneration, yun nga, yung tayo ay nabuhay na mag-uli, may panibagong buhay, may pagbabago, no? Sabi doon, will invariably be seen in a life of faith
featuring ongoing obedience to God. Amen? So, makikita, anong ebidensya ng pananampalataya? Yung pagbabago ng buhay natin. No? Kung dati, ang mga, kung halimbawa, kung kailan ka nakakilala sa Panginoon, halimbawa 10 years ago, nakakilala ka sa Panginoon, ano na yung mga pinagbago mo ngayon? 10 years later. Halimbawa, 2011 or 2012, nakakilala ka sa Diyos. Eh, di ba? Ano na ngayon ang estado mo? No? Tuloy-tuloy pa rin ba ang relasyon niya ng Panginoon? No? Oh, you are just doing it for the sake of doing it. No? O ritual na lang, o religion na lang yung meron ka. No? Kaya sabi, misunderstanding the relationship of faith and works comes from not understanding what the Bible teaches about salvation. No? Merong mga error kasi mga kapatid, no? Doon sa tinatawag na gawa at pananampalataya. Ano yung first error? No, yung easy believism. The teaching that as long as a person pray a prayer na sinasabi niya naniniwala ako sa Panginoong Jesus, no, ay ligtas na siya. Hindi ganun yun, mga kapatid. No? Kaya sabi, so a person who as a child raises his hand in a church service is considered saved? Hindi rin, mga kapatid. Kahit gano'n pa kaganda ang ating boses, kahit gano'n pa tayo katalentado, umawit sa Panginoon, no? Yung lakas natin, talagang serve tayo sa ministry. Kung wala yung pagbabago sa ating buhay, wala din yun. Amen. Kaya napakadelikado, mga kapatid, na yung akala natin tayo ay namumuhay sa tunay na pananampalataya tapos hindi pala. Napakadelikado. Kaya napakahalaga nung pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? No? The idea that a profession of faith saves a person, even he lives like the devil afterwards, assumes a new category of a believer called carnal Christian. Huh? Carnal Christian. Yun yung narinig natin yun eh. Yung carnality, makalaman. Pero daw, Kristiyano. This allows various ungodly lifestyle to be excused. No? Nagiging excuse yun eh. A man may be an unrepentant adulterer, liar, or a bank robber, but he is saved. He's just carnal. No? Sinasabi ng iba. Pero, ang sinasabi ni Santiago ay dapat nakikita dun yung unti-unting pagbabago. Yun ang tunay na pananampalataya. Amen. Hindi ako, wala pa akong alam na isang dating drug addict tumikim ulit. Wala pa akong kilala. Nung nakakilala siya sa Panginoong Jesus, wala pa akong alam. Yung dating addict sa games or anumang addictive dito sa mundo, tapos tumigil ulit siya, tapos sinabi niya Christian siya, wala pa ako narinig na gano'n. No? Natunay na pananampalataya. Kung meron man, marahil questionable yung kanyang pananampalataya. Amen? Bakit? Dahil alam niya yun yung kahinaan niya. Pag tumikim ako nito, dahil nagbinago na ako ng Panginoon sa Kristo at tumikim ako nito, mababalik na naman ako sa dati. Kaya, yung tunay na pananampalataya, iiwas ka doon sa mga bagay na yun. Amen? You will have the desire to say no to ungodliness dahil tunay yung pananampalataya. Kaya malalaman natin sa sarili natin kung talaga bang tunay ba ang pananampalataya ko. Meron ba talaga akong pagkakilala sa Panginoon Jesus? O baka pagdating ng Panginoon Jesus, marahil mamaya kung dumating siya, kilala niya ba ako? O baka sabihin niya sa akin, lumayo ka sa akin, hindi kita kilala. Amen, mga kapatid. Yun ang pinakamasakit na pwede nating marinig sa Panginoon. Na buong buhay mo, akala mo, tunay ang pananampalataya mo. Yun pala, pagdating ng Panginoon, hindi ka kasama. Pinakamasakit yun. Haantayin pa ba natin yun? O ngayon pa lang, sasaliksikin na natin ang ating sarili at magiging totoo na tayo sa Diyos, ipagtatapat talaga natin sa Diyos yung ating buong pagkatao.
No, yung total surrender and live by faith, no, in the Son of God. Kaya sinasabi, the mixture of works and faith to earn salvation is totally contrary to the scripture. Ano sabi? Romans 4 verse 5. Ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay tinuturing na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Amen. Yung talagang total surrender sa Panginoon, yung wala tayong may pagmamalaki sa Diyos, yung talagang pagsuko sa Kanya at pagsunod sa Kanyang kalooban. Mga kapatid, uulitin ko, hindi madaling sumunod sa Panginoon. Marami tayong i-deny sa sarili natin, sa buhay natin. No? Yung mga dating mong gagawin na ginagawa na hindi kalooban ng Panginoon, hindi mo na yun ngayon gagawin dahil sa Panginoong Jesus. Sobrang hirap nun, mga kapatid. Pero, ano ang pangako ng Panginoon doon? Tagumpay. Amen? Alam ba natin kung bakit maraming hindi nagtatagumpay? Kasi konting hirap lang, ayoko na. Amen? Alam ba natin, hinalintulad din sa mga atleta eh. Yung mga atleta, katakot-takot na training. Di ba? Nakita natin yun. Yung kay Manny Pacquiao pa nga, binabagsakan ng hollow block sa tiyan eh. Di ba? Pinupok-pok pa. Diba? Yung mga boxer, yung mga athletic, hindi ganun kadali ang tagumpay. Hindi ganun kadali mag-champion. Amen. Sa mga estudyante, hindi ganun kadali mapunta dun sa honor. Meron kang paghihirapan. Amen. Isasang tabi mo, di ba? Kung gusto mo talagang maging honor student, halimbawa, isasang tabi mo yung mga bagay na walang kinalaman sa pag-aaral para maging honor student ka. Ganun din sa ano, sa liga, di ba? Sa mga nagba-basketball. Isasang tabi, mas marami ngayon silang oras sa pagpa-practice. Amen. Para sila ay magkampiyon. Ganun din sa buhay Kristiyano, mga kapatid. Isasang tabi mo yung mga bagay na nakakahadlang sa pagiging Kristiyano mo, sa pagtatagumpay mo sa laban, no? Para ikaw ay maging patuloy na magtagumpay. Amen? Yun ang tunay na pananampalataya, mga kapatid. May pagtitiis. Sinabi ba sa Biblia, pag sumampalataya ka sa Panginoon, walang pagtitiis, walang ganun. Sinabi nga ng Panginoon, meron eh. May pagsubok, may paghihirap, meron. Makatakot-takot na anxiety, meron. Si Apostle Paul, meron. Amen? Pero ano ang tugon nila sa mga pagsubok? Pananampalataya. Amen? Kaya yun ang natin makikita ang tunay na pananampalataya. James 2:26. Ayan. Binasan natin kanina, no? Patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa sa Titus. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin. Upang tayo'y ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Amen? Paano nangyari yung pagbabago ng buhay? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen? Kaya faith coming from hearing and hearing by the Word of God. And faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not yet seen. So there is no conflict between these two passages. We are justified by grace, pinawalang sala tayo dahil sa grasya ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At yung resulta ng ating pananampalataya ay ano? Mabubuting gawa. Amen? Hindi yung gumagawa ka ng mabuti para maligtas ka. No. Naligtas ka by grace sa grasya ng Panginoon, kaya ka ngayon nakakagawa ng mabuti para sa Diyos. No? Lahat para sa Diyos. Amen. Hindi para sa sarili natin, hindi para maitaas tayo,
hindi sa mga kung anong mga bagay o motibo, kung hindi para sa Diyos ang ating isinasabuhay. So, ang gawa na kasunod ng kaligtasan, do not make us righteous before God. No? Ano muna, yung sinasabing pagtanggap muna natin sa Diyos at sa kanyang kalooban, at doon makikita yung kalakip na gawa. Kaya sabi, they simply flow from the regenerated heart as naturally as water flows from a spring. Next verse. Sumagot si Jesus, anong sabi doon? Tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. At sinabi rin sa Biblia, kung walang pananampalataya, hindi ka kalulugdan ng Panginoon. Without faith, no one can please God. Amen? At dito, sinabi ng Panginoon, unless a man is born again, no, malibang ipanganak muli ang isang tao, born again, hindi yun religion, ha? Kasi sa born again po kami. Nakagawian na kasi. No? Pero ang totoo, Christian. No? Tayo ay Christian. Bakit? Yung tanong, may Christian ba na hindi na born again? Marami. Sinasabi nila, Christian sila, pero hindi na born again. Hindi naman talaga totally na born again. Tama? Kasi pag naipanganak na muli, bagong buhay kay Kristo, bagong nilalang. Anyone in Christ eh. So dapat nakikita yung pagbabago. Not instant, pero yung unti-unting pagbabago. Ikaw mismo makikita mo sa sarili mo yun eh. Na nagiging aware ka na ay mali pala yun. Amen? So yun yung tunay na pananampalataya mga kapatid. Kaya sabi, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. When this happens, God gives the forgiven sinner a new heart. Amen? Ha, ipanganak ka muli, meron ka ng bagong buhay at bibigyan ka ng bagong desire. Yun yung puso. Ezekiel 36. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Bago na, no? Sabi doon, ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ang Diyos rin pala ang gagawa eh. No? Magbibigay para makasunod tayo sa kanyang utos. Ano yung part natin? Sumampalataya sa kanya. Makinig at tanggapin ang kanyang salita. No? Kaya sabi, inaalis ng Diyos ang matitigas na parte o bagay sa ating puso and fills Him with the Holy Spirit. Amen? Tayo ay pinupuspos ng banal na Espiritu. Sabi sa verse 27, no? Ulitin natin, bibigyan ko kayo ng aking, the word aking Espiritu, galing sa Diyos, yun ang banal na Espiritu, upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Amen. Dahil po ang banal na Espiritu, siya ang patnubay, siya ang gabay, siya ang tutulong sa ating mga kahinaan, siya ang advocate, siya ang namamagitan, di ba? So, kaya napakahalaga ng ating intimacy sa banal na Espiritu. Amen mga kapatid. So, ang sinasabi dito, faith without works is dead because it reveals a heart that has not yet been transformed by God. No? Ipapakita nung ang tunay na kalooban ng isang tao sa kanyang buhay, no? Ano ba ang iyong isinasabuhay? Sino ka kapag nasa loob ng church? Sino ka kapag nasa bahay? Sino ka kapag ibang tao kaharap o nasa mga kaibigan mo o nasa ibang lugar? Are you living a double life? Triple life? No? O kinakahiya mo ba si Kristo? No? So, ganun. Diba? Doon makikita talaga kung ikaw ay may tunay na pananampalataya. No? So, yung iba sa office,
tawag sa akin pastor. Bakit pastor, nasa office tayo? Di ba? Yung manager ko nga, ipagdating ko good morning po, AM. Kasi formal kami nun. Oh, pastor, halika na dito, magmi-meeting tayo. Kasi alam nila na nagpapastor ako. Amen? Hindi ko dinideny yun. At okay yun, kasi nga, nakikita nila sa akin. Diba? Yung mga bagay na natututunan natin sa salita ng Diyos. Amen po, mga kapatid. Oh, alibawa, merong ano, ako lagi yung bless the food. Pastor, bless the food. Misip ko. Di ba sinasabi nila, Christian, pwede naman sila yung mag-pray. Pero dahil nga, ikaw daw, parang ganun. Ikaw lagi yung tinuturo. No? So, may mga ganun instance sa buhay natin. Di ba? Na nakikita kasi yung pagbabago. Nakikita yung pananampalataya. Amen? At papaano, sa isa pang bahagi ng ating buhay, nakikita natin yung pananampalataya sa papaanong paraan sa mga pagsubok. Anong attitude mo kapag kagipitan na? No? Nagwawala ka ba? No? O talagang kapit ka sa Panginoon? Di ba? Lahat pinagkakatiwala mo sa Panginoon? O iba ba yung ginagawa mo? Doon matites eh. Limbawa, si Abraham, bigay mo sa akin yung anak mo. Nagdalawang isip pa si Abraham. Hindi. Okay. Okay, Lord, gising maaga si Abraham. Si Isaac. Alika na, anak. Pupunta tayo sa Mount Moriah. No? Mag-aalay tayo sa Panginoon. Sabi ni Isaac, Papa, bakit wala tayong dalang pang-alay? No? God will provide. Sabi ni Abraham. No, God will provide. Kasi hindi alam ni Isaac na siya pala yung pinapaalay ng Diyos. Amen. Pero sunod lang si Abraham. Sobrang hirap nun, mga kapatid. No? Sobrang hirap nun. Kaya nga, si Abraham yung natawag na father of faith dahil doon sa kanyang talagang pananampalataya sa Diyos. Na sa kahit anong hirap ng buhay at pagsunod niya sa Diyos, sunod pa rin siya sa Panginoon. Yun ang tunay na pananampalataya. Amen? Kaya sabi, our lives will demonstrate that new life. Our works will be characterized by obedience to God. Unseen faith will become seen by the production of the fruit of the Spirit in our life. No? Galatians 5:22. You will know them by their fruit. Kaya sabi dito, subalit ang bunga ng Espiritu ay una, pag-ibig. Bakit una yung pag-ibig? No? Kasi pag meron kang pag-ibig, lahat na susunod-sunod na yun. Amen? Magkakaroon, kapag may tunay kang pag-ibig sa na galing sa Diyos na isinasabuhay mo, meron kang kagalakan. Kasi alam mo, mahal ka ng Diyos. Kahit mahirap ang buhay, alam mo, mahal ka ng Diyos, meron ka pa rin kagalakan. Meron ka pa rin talagang desire na magpuri sa Kanya, sumamba sa Kanya, maglingkod sa Kanya, sa kabila ng paghihirap, meron ka pa rin kagalakan. Dahil tunay na natanggap mo at naunawaan mo ang pag-ibig ng Diyos. Dahil sa pag-ibig, meron kang kapayapaan. Amen? Alam mo, God will provide. Diba? God is always there. Sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, anak, hindi kita pababayaan. Kaya meron kang kapayapaan. When you pray, di ba, Lord, hirap na ako sa sitwasyon kong ito, ganito ang problema, ganito ang mga bagay na nangyayari. No? After that, na binigay mo sa Panginoon, meron kang kapayapaan. At matututo kang magtiyaga. Dahil sa pag-ibig din yun. Dahil sa pag-ibig yun ng Diyos, no? Naisip mo, ang Panginoon nagtiyaga, at hanggang ngayon pinagtiyagaan ako, pinagtitiisan ako, no? Kaya dahil sa pag-ibig ng Diyos, natuto kang magtiyaga. At kabaitan, no? Dahil din yun sa pag-ibig. Kabutihan, katapatan, di ba? Kahinahunan, yung mga sumunod pa niyan. Pagpipigil sa sarili, dahil yun lahat sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi yung pag-ibig natin sa Diyos, kung hindi ang pag-ibig niya sa atin. Amen? Yun ang bunga
ng Espiritu. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, makakapamuhay tayo ng ayon sa kanyang kalooban. Yun ang ating tunay na pananampalataya. Kaya sabi, next verse, sabi doon, ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. So yung mga ayaw maniwala, ano daw, hindi kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Kilala pala ng Diyos eh. Kaya pala dun sa unang binasa natin, sinabi dun sa mga, nangaral daw sila, nagpalayas ng demonyo, gumawa ng himala, hindi sila kilala. Ibig sabihin, hindi sila nakikinig sa Panginoon. Kung ano yung gusto nilang gawin, yun yung gagawin nila. Gagamitin nila ang pangalan ng Diyos. No? Pero ang tunay na pananampalataya ay nakikinig sa Panginoon. No? At sumusunod sila sa akin, sabi ng Panginoon. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Amen? Ito yung binibigay sa atin ng Panginoon. Kailanmay hindi sila mapapahamak. Hallelujah. At hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maaagaw ninuman sa aking ama. Ako at ang ama ay iisa. Yan ang sabi ng Panginoon. No? Dahil our God, no? Father, the Son, and the Holy Ghost, they are one. Diba? In three person. Amen? So, dahil ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Espiritu Santo ay Diyos. No? Naunawaan ba natin, mga kapatid? Marami sa atin din nakakaunawa, pero yun po ang katotohanan. Amen? Pinipilit natin intindihin. Pag naunawaan mo yun, baka Diyos ka. Amen? Kasi ginagamitan natin ng sarili nating utak eh, yung mathematics. Ano po isa lang Diyos ha? Bakit sinasabi tatlo? Di ba gumagano'n? Iba ang spiritual na mundo sa kinagagalawan natin dito. Amen, mga kapatid? Pero anumang mga bagay na nangyayari sa spiritual na mundo, ang apektado ay ang mundo natin. Bakit naging kulay dugo? Nagkaroon ng lunar eclipse? May nangyayari sa spiritual na mundo. Amen, mga kapatid? Maniwala o hindi ang ibang mga tao, mangyayari ang sinabi ng Panginoon. Ang tanong, meron ka bang pananampalataya sa Kanya? Amen? That's a sign na pagbabalik ng Panginoon. Amen, mga kapatid? So, kaya ang tunay na pananampalataya, yung nakikinig sa Diyos at sumusunod sa Kanya. Amen? Christians belong to Christ, the Good Shepherd. No? Katulad ng isang pastol na talagang kilala siya ng kanyang mga tupa. Napanood ko sa YouTube, yung, di ba maraming tupa doon, nasa malayo. Yung ibang tao yung sumipol, hindi pumupunta. Tapos yung pastol na nila yung sumipol, lahat takbuhan sa kanya eh. Ibig sabihin, totoo pala talaga yung sinasabi, kasi dito walang tupa sa Pilipinas eh. So, napanood ko sa YouTube, totoo talaga, no? Isang sipol lang nung talagang pastol nila. Takbuhan sa kanya, sunuran sa kanya. Sipol lang yun, ha? Ganoon. Ganoon ang mga tupa na talagang nakikinig sa pastol. Eh, yung mga hindi nakinig, baka kambing yun. Hindi sumama dun, eh. Nung nagsalita yung pastol, eh. No? So, magkakaroon ng transformation sa buhay natin kapag tunay ang ating pananampalataya, magiging tunay na tayo ay tupa ng Panginoon. Kaya 2 Corinthians 5:17, sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Amen? Bagong buhay. Faith without works is dead because it comes from a heart that has not been regenerated by God. Empty professions of faith have no power to change lives. Amen?
Paano yung empty profession? Yung sa salita lang, pinoprofess mo lang na Christian ka, no? Pero hindi naman nakikita yung kapangyarihan sa buhay. Yung pagbabago. Wala din yun, no? So, those who pay lip, yun nga, bibiglang, lip service to faith, but who do not possess the Spirit, kung wala sa iyong banal na Espiritu, hindi ka pinaranahan ng banal na Espiritu, no? Sabi doon, those who pay lip service to faith, but who do not possess the Spirit, will hear Christ Himself. Ano yung sinabi? Matthew 7.23. Ito yung masakit na pwedeng marinig ng isang tao. Sabi doon, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Amen? So, it's high time, mga kapatid, to examine, no, our heart kung totoo ba talaga tayo sa Diyos. Na magpasiyasa tayo sa Panginoon. Aminin natin sa Panginoon yung mga lahat-lahat sa buhay natin. No? At ano yung susunod? No? Yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Una, pakikinig. Kaya nga, pakikinig at pakikinig. Doon ang gagaling yung ating pananampalataya. Kapag wala kang narinig, siyempre, wala kang susundin. Pero kung narinig mo na, paulit-ulit na si pastor, no, na ganoon, nagpapangaral, o yung kapatid mo, o kung sino man na umaakay sa iyo, sa matuwid na pamumuhay at hindi ka pa rin nakinig, no? Magkakaroon ng ano, pagmamatigas sa ating puso. No? Yung sinabi sa English yung callous, no? Tagalog yung kalyo. Totoo 'yun, no? Bakit nagkakaroon ng pagmamatigas ng puso ang tao dahil sa hindi pagsunod? Ngunit dahil sa grasya pa rin ng Panginoon, 'di ba? Kikilos pa rin, mahal pa rin ng Diyos eh. Hinihintay pa rin na magbalik loob ang bawat isa at magsisi sa kanilang mga kasalanan. At doon, sa pagkakataong iyon, bibigyan ka ng puso, laman, at ang Espiritu ng Diyos ay mananahan sa iyo. Amen, mga kapatid. So, yun po. Ano yung ating step? Faith can move mountains. Amen. Ganoon kalakas ang pananampalataya. And ang pananampalataya, no, yun yung nakakalugod sa Panginoon. Amen. Bakit napatayo ang Panginoong Jesucristo nung si Stephen ay tangkang pagbabatuhin na? Di ba? Nakita natin sa Book of Acts eh. Tumingala sa langit si Stephen. No? At nakita niya ang Panginoong Jesus na nakatayo. Yung bago siya mamatay, diba? Pagbabautuhin siyang stone to death. Eh, makikita mo sa Biblia, Jesus seated at the right hand of God. Nakaupo, who is seated at the right hand of God. Eh, bakit doon, sa pagkakataong iyon, nakita ni Stephen, nakatayo ang Panginoon. Ano ibig sabihin nun? Lugod na lugod ang Diyos sa pananampalataya ni Stephen na kahit kapalit ng buhay niya dito sa mundo, tatayuan niya ang katotohanan ng gospel ni Kristo. Amen? Standing ovation yun eh. At ano yung marinig niya? Hindi yun yung marinig niya na hindi ka kita kilala. Hindi yun ang marinig mo. Kapag tunay ang pananampalataya mo sa Diyos, ano ang marinig mo? Diba? Sa English, ang sabi doon, well done, good and faithful servant. Come, enter to the joy of your master. Amen. Pasok na pasok eh. Sa langit eh. No? So, dahil yun sa pananampalataya, mga kapatid. Hindi dahil sa mabubuting gawa. Pero again, yun nga ang ebidensya. Yung pagbabago ng buhay. Yun ang ebidensya ng tunay na pananampalataya. Amen, mga kapatid. So, nawa po, naunawaan natin ang mensahe ng Diyos sa atin sa hapong ito. Tayo po'y tumayo at tayo mananalangin. Amen. Salamat sa Diyos. At tunay nga, mga kapatid, na ang ating pananampalataya ay nakabatay sa salita ng Diyos. Hindi sa kung anong paniniwala sa mundo
kung hindi sa Biblia o sa salita ng Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, muli sa hapong ito. Narinig namin ang mensahe mo, Panginoon, na kami nga po, Lord, ay patuloy na mabuhay sa pananampalataya. Patuloy na mabuhay ayon sa iyong salita, sa mga narinig namin, sa mga nabasa namin, katuruan mo, Panginoon, na pagbulayan namin, dalangin namin ito'y tumimo sa aming puso, Panginoon. Yes. At we pray, Panginoon, continue to fill us with your Holy Spirit. Yes. Sa gayon, Lord, tunay nga na kami makasunod sa iyong kalooban, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, inaamin namin sa iyo ang aming mga kahinaan, kasalanan, Panginoon, pagkukulang, Panginoon, patawarin mo kami, O Diyos. At dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang patuloy na maghari sa aming buhay. Lord, maraming salamat sa kabila ng mga pagsubok ay lagi kang nariyan upang tulungan kami na patuloy na lumakad sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong pagsama sa amin, pagpatnubay sa amin, Lord, sa lahat ng desisyon, sa lahat ng aming mga ginagawa, Panginoon. Lord, maraming salamat sa kaparaanan mo na pinagkakaloob sa amin upang patuloy kami, Lord God, na magtagumpay sa aming mga laban dito sa sanlibutan, Panginoon. And we pray, Lord, sa iyong salita, Panginoon, na naitanim sa aming puso sa hapong ito, maibahagi din namin, Lord, una sa aming mga pamilya, Panginoon. Nang sabi mo nga, kami ay maging witness, Panginoon, from Jerusalem to Judea to Samaria and up to the uttermost part of the earth. Lord, continue to remind us our mission, Panginoon. Unang ministry namin, ang aming pamilya, Panginoon. Lord, tinataas namin sa iyo ang aming mga kapamilya, Panginoon. Kilala mo ang bawat sa kanila, Panginoon. Alam mo, karamihan sa kanila, wala pang pagkakilala o relasyon sa iyo, personal. Lord, I know, Panginoon, meron kang paraan na hindi namin paraan, Panginoon. Meron, mas matalino ka, Panginoon, sa lahat, Panginoon. Ang kaisipan mo ay hindi namin kaisipan, Panginoon. Mas mataas, Panginoon, ang iyong kaparaanan, Lord God, kaysa sa aming mga naiisip na paraan. Kaya naman, Lord, we pray, have your way, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay, mga kapamilya, na wala pa pagkakilala sa iyo, Lord God. Lord, we pray, touch them right now, Panginoon. Lord, I know, karamihan sa kanila, nakarinig na ng gospel mo, minsan, Panginoon. Lord, paalala mo sa kanila ang iyong salita, at tunay nga, Lord, magkaroon ng kapangyarihan ito sa kanilang buhay, Panginoon. We pray, Panginoon, that continue, Lord God, na ikaw ang kumilos sa aming mga pamilya, Panginoon. Kayo din, Lord, maging pagpapala kami sa aming mga nakakasalamuha, maging kaklase man yan, kaibigan, kapitbahay, katrabaho, Panginoon. Lord, magamit mo kami na bilang asin at ilaw na makita ka sa buhay namin, Lord, na tunay ang aming pananampalataya sa iyo. Salamat po, O Diyos, sa pribilehiyo na kami malayang nakakalapit sa iyo sa tuwi-tuwina dahil sa iyong grasya, Panginoon. Salamat po, Ama, sa iyo po namin, Lord, patuloy na pinagkakatiwala ang buong buhay namin. Kasama na, Lord, lahat-lahat sa amin, maging ang pamilya namin, Panginoon. Sa iyong papuri, sa iyong pagsamba, karangalan at kaluwalhatian magpakailanman, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen and amen.